Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay nagbabalik upang magbigay ng ating komento, opinion at reaction. Dito po sa lumabas na balita nung nakarang araw pa po ito, pasensya na po kayo at medyo late po tayo. No, ito po ay bumuloga sa karamihan. Hindi po ito ine-expect ng mga mamayan, either din ng mga senador, kasi involved po sila dito. Ayon po sa balita dito sa Politico o politics.com.ph, Politico News, ito po yung headline. Walang ginawang masama. Ayon po yung sabi. Marcos Office clears ex-SRA executives on sugar importation fiasco. Kung maalala nyo po, no, itong mga executive ng Sugar Regulatory Administration diyan po sa DA ay gumawa po ng Sugar Order Number 4 para po mag-import ng asukal. Kasi po noon, di ba sabi nila, kukulangin tayo sa asukal. At ayun po, nagkaroon na po ng hindi pagkakaintindihan at dumating na nga po yan sa pag-iimbestiga ng Senado. At ayon po sa resulta ng investigasyon ng Senado, ito po yung mga charges na nirerekomenda nila sa mga officials na yan. Okay? One count for violation of Section 3A of Republic Act Number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. One count for a violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. One count for a violation of the provisions of Republic Act Number 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. One count of usurpation of official functions defined and penalized under Article 177 of the Revised Penal Code. Also, nirekomenda rin ng Senate Blue Ribbon Committee na ilagay po sila sa official bulletin ng Immigration Lookout. So, ibig sabihin, hindi po sila pwedeng lumabas, no, ng bansa. Ayan po. So, sino-sino po sa mga SRA officials ang nire-recommendang kasuhan through Office of the Ombudsman? Ito po ay si Agriculture Undersecretary Leo Cadio Sebastian, former SRA Administrator Hermine Gildo Sirapica, former Sugar Board Member Roland Beltran, former Sugar Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Yung apat na po na yan. So si Yusek Sebastian nag-resign po yan together with the rest of these three na SRA executives. So sinasabi po ng Senado na sila po ay liable doon at pwede silang file ng kaso sa ombudsman, no? Yan po, no, ino naging desisyon ng Blue Ribbon Committee. Hindi nga po diyan sinama si ex-executive secretary Attorney Vic Rodriguez. However, doon nga po yung bumulaga dahil na rin sa ang DA po ay under the president, nag-imbestiga ang Office of the President and they found and they come to a conclusion na hindi nga po masama yung ginawa nila. Walang ginawang masama. Ayun po yan. Eh bakit? Paano na find out na walang ginawang masama yung apat? Eh pero sinabi po ng Senate Blue Ribbon Committee na sila ay liable dito sa mga charges na binanggit natin, no? Yung tulad, ulitin ko lang, tulad nga po ng violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices, no? Section 3A and 3E and violations of the provision of Republic Act ng Anti-Agricultural Smuggling Act and also usurpation of official functions under the Revised Penal Code Article 117. So pero sabi ng palasyo, walang ginawang masama. Hindi sila parang liable or guilty. Ito po, base po sa desisyon. In a 10-page decision dated December 29, 2022, the Office of the President said former Agriculture Undersecretary Leo Cadio Sebastian, former SRA Administrator Hermine Gildo Sirapica, and former SRA
Board members Roland Beltran and Aurelio Geraldo Valderrama Jr. could not be held liable for charges of grave misconduct, gross dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of service. It was signed on behalf of President Ferdinand B. Marcos Jr. by Executive Secretary Lucas Bersamin. Marcos ordered an investigation last year on the issuance of Sugar Order No. 4, authorizing the importation of 300,000 metric tons of sugar, which was signed by Sebastian and the other SRA officials who were then in office. The order did not have Marcos' approval as the concurrent Agriculture Secretary. It was subsequently recalled. The fiasco led to the resignation of Sebastian and the other SRA officials who signed the order. Results of the office investigation showed Sebastian and the other respondent signed the importation order in good faith. So sinign lang daw nila yung sugar importation order, no, in good faith, kumbaga walang malis. Kasi parang in order nga po ng Pangulo eh. Siguro kung ako din inorderan ako, sinabi sa akin, eh ang tanong lang diyan, bakit itong si Yusek Sebastian dati sa kayong tatlo sa SRA hindi muna direktang binerify doon sa executive secretary dati na si Vic Rodriguez or kinontak man lang ang Pangulo? Mr. President, nag-o-order po ba talaga kayo? Ganun po, di po ba? Kasi tulad niyan, sila ang pinutukan. O siguro nasabi lang, nadinig lang nila siguro through Attorney Vic Rodriguez. O mag-drop na daw kayo ng order. O sige, drop sila tapos sinign nila. O yun lang yon. Kaya sinasabing in good faith kasi sumusunod sila sa utos like a soldier. Obey first before you complain. Yun nga lang, sila ang naputukan ng sa blue ribbon. Prior to the signing of the importation order in August, then Executive Secretary Vic Rodriguez issued a memorandum dated July 15, 2022, authorizing Sebastian to sign contracts, memorandum of agreements, among others, for the Department of Agriculture effective and efficient operation. In the instant case, SO No. 4 was prepared pursuant to a directive by the President to come up with an importation plan, the draft of which was sent to the ES. To then E.S. Rodriguez, having raised no objection, therefore, respondents could have assumed its approval. Oh, doon po, the ball stops there. Ayun, base po yan sa desisyon at pag-iimbestiga ng Office of the President. Therefore, when the ball stops there, they did not hear anything from the then E.S. Vic Rodriguez, they assume, inakala nila, na approve na yung sugar importation. Kaya nga po, di ba lagi nating sinasali, maraming namamatay sa maling akala. Ayun nga po, tulad uulitin ko, tulad nung sinabi ko kanina, bakit hindi nyo muna binerify maigi? Bakit hindi nyo tinawagan ng tinawagan si Vic Rodriguez, no? Where is that? Approve ba o hindi? Hanggang sa siguro maging blue ang buwan. Diba? Based on the office investigation, yung Office of the President, there's no evidence that Sebastian and the former SIO officials committed any misconduct. O yan po. Notably, there is no showing that respondents issued the subject on order in order to materially benefit therefrom and the surrounding circumstances in extant absolve, tandaan nyo, absolve the respondents of any misconduct. So, absuelto po sila. Hindi po sila may malis, walang malis. They don't wanna violate any provisions na sinabi po ng Senado na mayroon silang violation na yung mga charges na dapat ibato sila. Meaning, absuelto po sila dito sa mga charges na rinirekomenda ng Blue Ribbon Committee. Itong violation of anti-graft and corrupt practices, Section 3A and 3E, Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016,
One count of usurpation of official functions defined and penalized under Article 177 or the revised penal code. Absuwelto po sila dyan. However, kung ito po ay na-file na sa ombudsman, eh, kailangan din mag-imbestiga ng ombudsman. So, depende po yan sa ombudsman. Kung na-file na yan, kung i-final ng ni Senator Tolentino sa ombudsman, kailangan din mag-imbestiga ng ombudsman. Pero po, sa Office of the President, in good faith, walang misconduct, therefore, they are not guilty doon sa charges. Na nag-misbehave sila, gross misconduct yung ginawa nila, no? Wala pong ganun. While Sebastian and other former SRA officials had been cleared of any charges, the office said they are admonished to be prudent and circumspect in the performance of their duty. Yun lang po ang sinabi nila, no? Parang pinalo lang sila sa pwet. Okay, don't do it again. So, ano po ang aral dyan? So, kung wala po kayong narinig na sa mismong letter, no? Walang verifying letter, walang clear evidence na yun ay approve o nanghihingi kayo ng approval hanggat wala kayong natatanggap na ganyan. Hindi po maganda ang verbal. Kasi it will take against my word, your word. Kailangan ebidensya. Through what? Document. So, walang bumalik sa kanila eh. Doon eh. The ball stops there. Kay Vic Rodriguez. So, walang narinig silang approval from Vic Rodriguez. But, these guys from si ex-USEC Sebastian and SRA members, they assume, inakala nila na approve na. Sabi nila, approve eh. Walang, hindi nagsasalita eh. So, baka approve na. Baka approve na. Yun, maling akala. Kaya, napunyeta sila. O ngayon, sabi ng OP, palo kayo sa puwet. Pero, hindi kayo guilty kasi wala kayong intensyon, no? Na manloko, mandaya, no? O wala kayong violation. Pero, palo kayo sa puwet. Yun lang po. The question is, pwede ba silang makabalik sa mga pwesto nila? Depende po yan. So, eto po yan. Ano po ang sasabihin ng mga senador na nandun sa Blue Ribbon Committee? Eto po, sa news ng Inquirer, no? Senators express mixed reaction to Palace dismissal of sugar importation case. Siyempre, sino naman po ang hindi madidismaya, no? Kasi kayo, you did your job, no? Based on the evidences na nakalap ninyo, based on the hearings, so nagbigay kayo ng conclusion na yung apat na yan ay may violation, dapat pailan ng charges. Pero yun na nga lang po, eh, nagdesisyon ng Office of the President based also in their investigation na hindi naman pala gumawa ng violation, hindi guilty yung apat. So, what does it mean? Well, yung OP, walang jurisdiction sa Senate. Ibig sabihin, the executive, it doesn't matter kung ano ang decision ng Senate Blue Ribbon Committee. And also, legislative, wala rin siyang jurisdiction dun sa decision ng Office of the President. Magkaiba po yan. Magkaibang branch of government. Ayan lang po ang maganda dyan. No? Walang pakialaman ang executive, legislative, and judiciary. Yun nga lang, ito siguro, itong mga nasa legislative, medyo disappointed dyan. Baka minsan, baka mayroon pang balat sibuyas dyan. And most of them are pro-admin. Di po ba? Ano ang magiging epekto niyan? Well, kung sa akin ha, well, I did my job. And who cares? Magkaiba kami ng branch of government. Wala akong pakialam sa decision niya. Wala rin silang pakialam sa decision namin. Kung anong gusto namin gawin dito, based on my investigation, at doon sa mga hearings and interviews, I come up to a conclusion na sila ay may violation. So, we will move forward. Kung na-forward yan sa ombudsman, if the ombudsman want to investigate, then they have to investigate. Magkaiba po yan. Yun nga lang, it's very disappointing, no? Sa mga senador. Kasi they did their job. No? Pero, nag-decision ng Office of the President, eh. So, I think, it's in the hands of the ombudsman kung iimbestigahan niya. So, nagkaroon ba ng strain
ang relationship ng mga magkakaalyado sa politika, no? Yung mga uniteam senators, kasi most of them are pro-admin except the two, si Coco saka si Risa. Well, it depends, no? It depends how they will talk. They have to come to the table, no? Kung ano ba talagang mangyari. Dapat, you did your job, they did their job, that's it. Para yung point sa aking opinion. Wala dapat magtampo, hindi dapat ma-strain ang relationship, because if you do that, baka maapektuhan ang ating bansa. Magiging politika na naman yan. Politics, no. Dapat, if you did your job, they did their job, hindi kayo nagkasundo, but you have separate branch of government, well, decision nila yun eh. Ano pakialam mo sa decision nito? Ano pakialam mo sa decision nito? Unless otherwise, you are on the same branch of government. Yun, pwede kayong magkabulyawan dyan. Magkasuntukan kayo dyan. Yun po yung sa aking opinion. Dapat walang magtampo, no? Hindi dapat may strain ang relationship. Otherwise, pag nagkaroon ng strain yan, pinuluti ka nyo na. Politics na ang tawag dyan. Dyan po magkakawindang-windang ang ating bansa. Because of politics. Di ba? And maybe, tulad po ng sinabi ko, they can come to a table. Sometimes, pre, inom tayo. Di ba? Usap-usap o ganun. O kaya, dinner tayo, have some tea. Usap ko, ano. Ganun. Ayun. Magka-explainin lang. Explain-explain lang. No? Di ba? Maging open-minded. Hindi dapat close-minded. Walang dapat balat sibuyas. Napakamahal na nga ng sibuyas, no? Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa naging desisyon ng Office of the President tungkol po sa kanilang investigasyon sa sugar fiasco? Comment down below and I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.